Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Medyo mainit po kasi ang wedding proposal, kaya ito po yung in-update natin. Marami na namang magre-react nito. Marami na naman po magko-komento nito. Ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa mga bagay-bagay po na about sa kasalan, eh talagang punong-puno tayo niyan. Punong-puno tayo ng mga kaganapan. Sabi ko nga po sa inyo, kapag pinag-uusapan ang real life couple, eh updated po tayo. Taliwas po ito sa mga sinasabi ng iba, sa mga kino-comment po ng iba. Dito, mga Kaldab, kapansin-pansin nyo naman po, ito yung kasalang maaga o madaling araw. Kasi kung titignan nyo, mga Kaldab, iba po ito doon sa kalye serye. Para lang po alam mo ninyo, para lang po sa mga nagsasabi ng ganito. Kasi tignan nyo po yung nasa side po na kumukuha ng video na nakasalaming at yung photographer na coordinator ng kasal, mga Kaldab, na siya rin po ang kinuha nila bossing at talagang sikat na sikat yung taong yan, mga Kaldab. Ito po yung araw, ayan o, yung taong yan, mga Kaldab. Para lang po klaro, para lang po 101%, di po ba? Kayo na po bahala mag-react niyan. Ang sa akin lang naman po, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, yan lang naman po yung ibabalita ako po sa inyo. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong mainit na talakayan, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Kaya ako po ito'y pinapakita para lang po klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat at sa mga baguhan at tumadaan po sa channel natin. Ito yung isa sa dahilan at rason, mga Kaldab, kung bakit gusto ko po kayo maging updated. Gusto ko lagi po kayo nakatutok sa channel natin para lahat mo naman po ng mga kaganapan nalalaman ninyo at updated po kayo. Kaya lang syempre, mga Kaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap magsalita, mahirap magkomento, pero darating naman po yung point, mga Kaldab, na kumbaga tayo pa rin po yung panalo. Di po ba? Kasi nga po ang pinag-uusapan eh kasalan. Tapos nag-engage na nga po si Dominic Roque kay Bea Alonso na pinagpiestahan po ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Siyempre na mga website. Di po ba? Hindi naman po ninyo maikakaila na yung mga ganyang tao, mga sikat na celebrity kapag may mga wedding proposal, eh talaga naman pong pinagpepiestahan. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagko-komento, bakit kay Mengay kakaiba? Bakit daw po kay Mengay, eh talagang pinaganda ng gusto? Doon pa lang mapapaisip na po kayo. Para lang po klaro, ha? Ako, may mga bagay-bagay po kasi na ang layo eh. Di po ba? Kung titignan nyo po, ha, si Colleen, nagbigay po ng wedding proposal. Di po ba? Simple lang. Yung hindi naman masyado mag-arbo, hindi naman masyado talaga, o hindi mas, yung tipong wala kang alam, mas maganda nga po yung walang alam yung babae, di po ba? Yun po yung pinakamaganda ron. Pero yung papagandahin mo pa, ayusan mo pa, tapos sabay bibigyan mo ng wedding proposal, anong ibig sabihin nun? Doon pa lang may mali na eh. Di po ba? Doon pa lang, alam mo na hindi na siya maganda para sa babae dahil, kumbaga hindi na siya, ano eh, hindi na siya surprise, di po ba? Ang alam ko, pag binibigyan ng wedding proposal, surprise eh. Pero yung magkakaroon ka pa ng photoshoot, di po ba? Video na kung saan ilalabas, etc. Di po ba? Gaya nga na sinabi ko, depende pa rin po yan sa mga magaganap at mangyayari. Ang sa atin lang naman po, mga Kaldab, eh gusto ko maging updated po kayo. Di po ba? At wala naman pong sinasabi si Mengay at si Alden na tapos na yung Aldab. Doon na lang po tayo bumase. Doon na lang po tayo kumbaga magkomento. Kasi gaya po ng sinasabi ng iba na mga mamis, mga titas na alam mo, Mr. Destiny, maraming
sinasabi sa social media na kami rin nagtatanong at isa lang ang sinasabi sa amin. Walang binanggit na wala ng ALDAB. Nung interview po ni Maine Mendoza kay Ogie Diaz, bagamat sinabi niya na magkaibigan lang sila ni Alden, wala silang relasyon, hindi sila kinasal, wala silang anak, hindi niya sinabi na wala ng ALDAB. At kung titignan niyo at susundan niyo naman po ang naging interview ni Alden kay Ogie, same din naman po. Pero wala naman pong sinabi na wala ng ALDAB. Doon pa lang mapapaisip na po kayo, di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Kaya ako, kampante, matatag. Bakit nga po ba hanggang ngayon panatag ang ALDAB Nation? Bakit hanggang ngayon, mas naniniwala kami sa kasalang Alden at ni Mengay? Kasi yun po yung totoo, di po ba? Kung pagsasama-samahin po yung mga ebidensya at resibo na galing naman po sa boses nila Alan o sa bibig ni Alan Kay, Henyo Master Joey De Leon, Tito Soto, at siyempre ni Bossing Big Soto, at yung mga ibang legit dabber cards gaya nila Jose, Wally, Paulo, panalo na po kami. Di po ba? Pero wala eh. Kumbaga, hindi naman nila ino-honor ngayon yan kasi matagal na yan. Pero yung tagal na yon, kapag ka binabalikan po natin, mapapaisip ka. Di po ba? Kaya nga po sabi ko, imposible naman po na gagawin ni Alden kay Mengay kung wala silang relasyon. Di po ba? Gagamitin mo, bubuhatin mo, maawa ka mo sa part ng kumbaga hindi ka aya-aya. Di po ba? Tapos isang kutsara lang po yung gagamitin nyo sa pagkain. Pupunasan yung labi mo. Di po ba? Hahalik sa'yo pagbaba mo ng sasakyan, off-cam, tapos kumbaga yung tipong kada pagkikita ninyo may mga halik. Dito po hindi naman natin nakita kay Congressman Spotted yan. Kaya nga po sabi nila wala daw pong kakilig-kilig, wala man lang daw pong magic na nakikita sa dalawa. Parang kapag nakita, ordinaryo lang, tapos agad-agad aalis na si Mengay, agad-agad wala na, di po ba? Walang mga kilig moments, yung goodbye kiss na nakikita natin, di po ba? Yung iahatid sa sasakyan tapos hahalikan, wala po, wala naman po talagang ganun. Kahit naman po sa mga part ng video nila, hindi naman po natin nakakitaan na mga ganyan. Pero gaya yung sinabi ko, depende pa rin po yan sa pananaw ng iba. Depende pa rin po yan sa mga taong hanggang ngayon hindi naniniwala sa atin, sinasabihan tayo ng fake news, okay lang naman po. Basta ang importante lang naman po dito, mga ka-Aldab, maging updated po kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.